Kung ikaw ay nagtatrabaho sa hotel at nasa departamento ng housekeeping at kung minsan nangyayari sa departamento nyo ito. Oh, ngayon busy tayo. May mga 100 check-in tayo. Oh, ba't wala si Daniel? Nasaan si Daniel? Busy tayo ngayon. Ah, si Daniel po. May sakit po. Nag-file po yun ng sick leave. At saka yung iba, tatlo po yung day off ngayon. Oh, ba't marami ang day off? I-busy tayo ngayon. Sino bang gumawa ng duty roster? So, ang senaryong to ay nangyayari kung hindi maayos ang pagkagawa ng isang duty roster. So, to avoid these things, ano nga ba ang mga importanteng mga puntos to consider bago gumawa ng isang hotel housekeeping duty roster? At bakit kailangan gumawa ng isang hotel housekeeping duty roster? Lahat ng ito ay sasagutin natin coming up next. Magandang araw sa inyong lahat. I'm Jayson, I'm a housekeeping supervisor. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang hotel housekeeping duty roster. Ang kakulangan sa tauhan sa araw na busy ang hotel ay isang resulta ng hindi maayos na paggawa ng hotel housekeeping duty roster. Ano nga ba ang mga important points na dapat nyong i-consider bago kayo gumawa ng housekeeping duty roster? The coverage hour, ito yung working hours kung saan ang housekeeping department ay operational. Dapat malaman ng gumagawa ng duty roster na ang housekeeping department ay operational ng 24 hours. At ang working hours ng isang room attendant o isang tauhan ay 8 hours per day excluding break time. Kadalasan ang 24 hours ay dinidivide sa tatlong shift, morning, PM at night shift. So, kailangan masiguro ng gumagawa ng duty roster na may adequate room attendant or tauhan in every shift. Kailangan din malaman ng gumagawa ng duty roster kung ang tauhan ay may special request na day off, special off, at mga holiday off. For example, Ma'am, sir, birthday po ng anak ko sa susunod na week. Pwede po bang mag-off ako ng Martes? Oh, sige, walang problema. Gagawin natin yan. I-schedule natin yan sa susunod na duty roster. Thank you, ma'am. So, sa ganung paraan, ma-schedule nyo ang kanyang request sa maayos na paraan. Matitignan nyo kung available ba or pwede ba na bigyan ng off ang nagre-request na tauhan. Kailangan ding isalang-alang ng gumagawa ng duty roster ang pagkakasakit ng tauhan na magiging dahilan ng pagliban sa trabaho. So, dapat din malaman ng gumagawa ng duty roster kung may nagkasakit na tauhan upang ma-adjust niya ang duty roster upang masiguro na may sapat na tauhan na gumagawa in every shift. Kailangan din isalang-alang ng gumagawa ng duty roster ang mga espesyal na gawain tulad ng deep cleaning project upang may sapat na tauhan na gagawa ng nasabing proyekto. Kailangan din isalang-alang ang mga araw na madalas busy ang hotel at ang mga araw na kaunti lang ang pumapasok na guest. Dahil dito mo malalaman kung anong araw ka magbibigay ng maraming tauhan na off-duty upang masiguro na may sapat na tauhan na gumagawa in every shift. Ito ang isang example ng duty roster. Makikita nyo sa taas na bahagi ang name of employee at ang mga araw sa loob ng 1 week. Sa name of employee, yung letters na color black from employee M to employee T ay morning shift, duty start at 8 a.m. to 5 p.m.
including na po ang break time na 1 hour. From employee U to employee X, duty start at 2 p.m. to 11 p.m. including na po ang break time. And from employee Y to employee Z, duty start at 11 p.m. to 8 a.m. including na rin po ang 1 hour break time. Ang duty roster na ito ay base sa isang hotel resort na busy Saturday and Sunday. Sa nakikita nyo, wala akong nilagay na day off ng Saturday at Sunday dahil sa mga araw na iyan ay maraming darating na guests para mag-check-in sa hotel. At sa araw ng Monday hanggang Friday, dito pa lang ako naglagay ng day off. Kaunti lang sa Monday ang naka-off na tauhan dahil from Saturday and Sunday heavy check-in, sa Monday naman ang heavy check-out, so maraming rooms ang dapat linisin. At mas marami ang tauhan na naka-off ng Tuesday, Wednesday at Thursday dahil sa araw na yan walang masyadong guests na pumupunta sa hotel. Ito ay isang example lamang ng duty roster. Maaari pa rin itong mabago, depende sa hotel occupancy. Ang duty roster ay kailangang ipost sa notice board upang makita ng mga tauhan at least 1 week in advance upang makapag-ayos ng kanilang pribadong buhay. Bakit nga ba kailangang gumawa ng hotel housekeeping duty roster? Upang masiguro na may sapat na mga tauhan na nasa trabaho sa tinakdang oras upang matapos ang lahat ng gawain. Upang masiguro na ang mga tauhan ay nagtatrabaho alinsunod sa tamang oras base sa kontrata. Upang masiguro na ang araw ng pahinga o day off ay regular na maibigay. Upang ang araw ng pahinga o day off ay maplano at mabigay ng patas sa bawat tauhan. Upang maprepara ang attendance para sa payroll report. Upang malaman kung sino ang mga tauhan na nasa trabaho in case of emergency tulad ng sunog. So that was duty roster all about. Hope you learned something for today. If you have question on this topic, feel free to comment it in the comment section and then I will answer it. So I'm Jayson once again. See you in the next one.